Yung time na yun. Si Jelly yung hinabol. Naalala ko yung Rambo ata kung tawagin yung kuchilyo na yun. Ganong kahaba. Hinabol si Jello sa court, nagpaikot-ikot. Siyempre ako, kapatid ko eh, kasi ako yung taga-protekta sa grupo eh. Kasi pag may away ng isa, parang ako yung sumasalo, parang laban, ako yung lalaban talaga sa kanila. Kasi yung time na yun, hinabol si Jello, buti na lang, hindi nadapa si Jello ng time na yun. Kasi kung nadapa talaga siya, patay talaga siya. Kasi yung sasaksak kanya-kanya, adik eh. Kung nasaksak siya ng time na yun siguro, ngayon wala na si Jello. Hindi ko makalimutan yung time na yun. At alam niya rin yun. Tapos yung pagtakbo niya, nakakita siya na sa isang puno na may itak. Dinampot niya yun. Pagdampot niya, nagambahan sila. Tapos binitawan niya rin yung itak, tumakbo pa rin siya papalayo. Tapos yung isang kampi namin na hindi nakatakbo, sasaksain na. Inawat lang ng isang kampi niya. Ng isang player. Yan. Pag-awat, yung isang player na, uy, huwag mo dama yan. Bata yan, hindi kasali yan dito. Nakamba na talaga yung saksak, titirahin na siya. Yun yung nagtanda sa akin na iba talaga paglaro. Delikado. Delikado rin talaga yung mundo ng dayo. Lalo na kung ganun yung sistema na walang referee, na mas madalas ang gulo. Pero ba't hindi kuminto? Hindi, kasi kung ba't hindi ako kuminto? Kasi parang nakasanayan ko na eh, kasi parang ayun yung buo-buhay sa akin eh. Sa totoo lang eh, ng time na yun eh. Basketball talaga yung buo-buhay sa akin kasi doon kami kumukuha ng pambigas eh. Pang ulam, yan, sabi-sabi kami kakain magkutropa. Bawa, wala nang pera, tara, hanap tayo court. Lilibot kami yan. Magagas kami dati 30 pesos. SIM na motor, tatlo kami nila dyan, nakakas kami ron. Yung SIM na motor na 100 pa natin, 100 lang. Hindi 110 dati yun eh, yung ano niya. 100 lang, tatlo kami nila Jello nun. Kagas kami, 30 nun. Malaki na yung 30 dati na gas. Tapos mag-uwi kami minsan, 300, 400. Ano yung bagay na yan, sama na almusal nun. Hindi kasama pang pang-inom. Kaya dadayo ko, doon na, ano, nakilala ko yung asawa ko, si Cindy de la Cruz. Parang lahat ng ginawa ko nun, biglang nagbago na nakilala ko si Cindy. Kaya, proud ako nun na naging masaya ako na nakilala ko asawa ko. Siyempre, yung mga pagsubok din na dumaan, lalo na yung magkasama kami, siguro 3 years nun eh. Siguro girlfriend ko siya 3 years. Tapos nabuntis ko siya nun. Ay, nabuntis ko siya. Yun yung time na pinaghihiwalay pa kami ng pamilya niya. Kasi mabait kasi yung pamilya ni Cindy. Parang ayun yung tumulong sa akin. Batugan nga ako sa amin eh, di ba? Nung nabuntis ko siya, doon ako tumira sa kanila. Naging palamunin ako sa kanila. Napakabait ng mama niya, ng mga kuya niya, ng kapatid niyang babae. Halos wala akong narinig ni isa na kahit galit na sila sa akin. Na hindi ko narinig na kahit ano yung sabihin sa'yo na, uy, batugan ka. Hindi ko marinig sa airmats niyo na napakabait ng pamilya ni Cindy. Lalo na si mama, yung mama ni Cindy. Hindi mo matutulog ako ron. May pagugas ng plato, ayun niya ako pagugasin. Matagal, ang tagal kong tumira ron. Siguro 2 taon. Kasi nga, di ba, yung side ko nga, si Jello, kasi ano eh, summer lang kasi napunta si Jello. After ang summer, eskwela na naman ulit. Balik na naman sa eskwela si Jello. Or balik na naman sa Quezon City. Tapos utol ko, nasa Balintawak. Kasi doon yung airmats ko eh. Parang ako na naman natira sa Paranaque. Ito na naman sa Paranaque. Ano mag-isa, ito na naman. Kaya nung time na nakilala ko talaga si Cindy, doon ako tumira sa kanya, tapos nabuntis ko siya. Alam mo yung walang tutulong sa pamilya mo, sa side ko. Kasi, kaya wala naman sigurong tumulong sa akin. Kasi, grabe naman yung pinayo sa akin eh, ng pamilya ko eh, na ganito, na ganyan. Huwag ka muna mag-aasawa. Eh wala, dumating na sa point na nabuntis ko si Cindy. No choice na ako. Ayoko naman hindi panagutan. Parang wala na naman akong kwentang ama nun. Broken family na nga yung pamilya ko eh. Sabi ko, parang ayoko mangyari sa akin yun. Ayoko mangyari sa magiging anak ko yun. Noong time na yun, nagtrabaho na ako nun. Kahit anong trabaho, pinasok ko. Trabaho sa umaga, pagdating ng hapon, basketball. Trabaho ko dati, nag-finante ako. Nag-delivery crew ako. Uwian ko ng Lingguan. Pag gumapark ako ng truck, di ba, truck kasi yan. Bobyahe kami yan, probinsya, Naga, kahit saan. Basta puro probinsya, puro SM deliver namin. Tapos, noong time na yun, trabaho, siyempre, di naman permanent yung trabaho na yun. Parang pantustos lang para pang check-up ni Cindy. Hanggang sa dumating yung time na nawalan ako ng trabaho, batugan na ulit ako. Ganun na naman, apply ulit ako sa iba. Pero habang wala akong trabaho, dati, kumikita naman ako totally sa basketball. Kasi doon talaga ako, mas na dumadayo-dayo ko. Hanggang sa, alam mo yung paggadayo ko sa isang lugar na pag makita ka na, ay, hindi pwede yan. Sabi niya, lugi kami dyan. Dumating sa point din na yung parang ayaw ka nilang kalaban. Na hindi dahil nanaka. Kasi meron time na inaayawan ka dahil nanaka. Kaya ako, inaayawan ako, hindi sa pagmamayabang talaga, dahil marunong. Dahil marunong ako dati, kaya inaayawan ako. Parang ano, dating kasi nun, parang iba na yung level niya, sabi niya, iba na yan, pag matatanda na yan. Kahit mga kaidaran ko lang yun. Hindi yun na. Nanganak siya, ansaya ko nun. Parang, ansaya ko, pero parang, alam mo yung boy binata? Yung parang, miyak na ba talaga ako? Kasi dati nanonood lang ako sa TV. Hindi pa nagising sa'yo, nanonood ako sa TV, nagawin, karga-karga mo. Tapos ang saya-saya ng pamilya kasi first apo ng ano ko eh. Ang ganan ko eh. First apo rin na ano, sa amin din. Tuwantuwa yung lola ko. Tapos isang buwan, siguro, isang buwan yung baby. September 6 pinanganak. Noong October 5, ang saya namin nung gabi na yun. Ang saya-saya talaga namin. Kasi ano ko, nandiyan lang isang buwan. Tuwantuwa ako kasi ano. Noong October 6,
sobrang saya namin, may alam mo yung sa sobrang saya niyo, may kapalit palang kalungkutan. Eh nga, hindi sa sinasadya, arang, kasi isang buwan lang yung anak ko eh. Tumawab yung anak ko, kasubsob, nadaganan ko ata yun. Kasi ito ako eh, ito si Cindy, nasa gitna yung anak namin. Wala namang gustong mangyari yun, nadaganan yung anak namin. Yung time na yun. Siyempre, dumapa, didugoan yung ilong. Iyak na nang iyak si Cindy kasi nga, alas parang nahirapan namin niya. Dinala namin sa ospital. Pagdala namin sa ospital, inoxygenan. Pag-oxygen, sabi ko, kala ko okay na kasi yung okay na yun. Nung time kasi din na yun, may dayo kami. Malaki ang pusta. Siguro, mga 20. Ganun yung mga pustahan namin. Kasi din ako, hanap buhay ko yun eh. Sabi ko, kala ko okay na. Sabi ng doktor, okay naman din daw. Okay na, pwede na iuwi. E di puminta, pumirma ako ngayon na ilalabas na. Paglabas, kasi parang medyo ano pa ako nun eh. Hindi ko alam kung ano tingin sa bata, kung nahirapan namin ako, hindi. Pagdating sa bahay, yung kapatid ni Cindy na babae, galit na galit. Nagmumuran, sabi niya, bakit nilabas niya yan? Kasi ano siya eh, nabaalaga siya ng baby. May alam siya. Ilang kita naman sa mukha, nahirapan humingo. Ha? Nagulat ako ngayon kasi paalis na ako eh. Ano, sinisigaw na ako rin. Una pa ba yung basketball? Parang nagdala kong isip ako ngayon kung saan ako lalapit. Una-unahin ko. Sabi ko, siyempre, priority ko yan ako. Tinakbo ulit namin sa ospital. Pagdating namin sa ospital, hindi ko akalain na totoo pala nahirapan na huminga. Tapos yun, tinasukan agad ng tubo. Akala ko kasi sa pelikula lang napapanood yun eh. Yung mga ganun, yung may matay ang bata. Akala ko sa pelikula lang mapanood. Tinusukan ng tubo, pagtusok ng tubo, pinapump. Galit na galit sa akin yung doktor. Sino yung ama nito? Sumagal yung doktor. Ako po, sabi niya. Sabi niya, saan niyo ba ito din nilang hospital? Ba't nilabas niyo to? Sabi niya, alam, hirap na hirap huminga. Sigaw ng sigaw yung doktor dun. Sabi niya, kitahan niyo, hirap na hirap po. Pinump yung ano, siguro mga isang bakasong dugo nakuha sa lalamunan. Noong time na yun, nagulat ako, sabi ko. Parang, ay, kita akong pinapump, harap-harapan ko. Sa dibdib, nakapagsalita ako naman sama sa Diyos. Na sabi ko, sana bakit ako, ba't ganun? Sabi ko, sana ako na lang, sabi ko. Kasi parang ayun yung nagpapasaya sa pamilya na nila si Cindy, sa pamilya namin, yung bata na yun. Yung parang doon ako nagiging ano eh, nagiging bilong sa kanila eh. Parang dahil sa bata. Tapos nakita ko na pinapump siya hanggang sa maghabalininga. Sinunto ko pa nga yung santo nun eh. Pinagalitan ako ng doktor. Sinunto ko yung santo kasi nakita ko talaga eh. Tapos, ayun nga, nag-chat na sa akin dahil nag-chat. Tapos, nakapangina. Yung kada, ano, parang hindi mo alam yung nangyari. Sana ibalik. Parang yung time machine na parang bumalik ka rin sa kahit gabi lang. Nababantayan mo siya buong araw, okay lang. Tumating sa time na tulala lang ako, sa kubo, nakaganan. Parang totoo ba to? Sabi ko parang, sinasampal ko nga yung sarili ko, sabi ko. Uy, gising na. Parang gagawin ko, gising na. Kasi sa TV ko napapanood yung ganun. Hindi ko alam na may mangyari pa rin pala sa akin yung ganun. Yun, siyempre, nang namatay yung anak ko, October 6, isang buwan lang tinagal yung anak ko. Parang sabi, pinahiram lang, hindi talaga para sa inyo yun, kumpara sa inyo. Ang dami nagpapayo sa akin nung time na yun na kumpara sa inyo, para sa inyo. Pero pumasok sa isip ko eh, hindi naman sakit yung kinamatay ng anak ko. Kapabayaan namin yun eh, kapabayaan ko yun, sabi ko. Hindi ko masabing hindi para sa amin, kapabayaan yun. Sinisisi ko yung sarili ko, grabe yung nangyari sa akin nung time na yun na. Siyempre, bilang lalaki, mas masakit sa babae yung nangyari. Kaya ginawa ko, nagpakatatag ako, parang ay Cindy. Nung time na yun, gawala lang ako sa labas, pero pagdating sa karap ko siya, dun yung time na sinabi ko na magpapalakas ako para ay Cindy. Yun, siya naiyakap. Hindi ako nagpapakita sa kanya na emotional ako na umiiyak ako. Hindi ko pinapakita sa kanya yun. Kahit sobrang sakit na, tapos indarahan ka sa lugar niyo. Kasi lugar namin, squatter lang. Squatter talaga yung lugar namin. Hawak ko sa Cindy. Tapos alam mo yung naglalakad kayo. Tapos habang naglalakad kayo, tapos ano yung nakatingin sa lahat ng tao, kinichismis ka pa. Parang ang sakit. Ang sakit ang time na yun na hindi ko alam kung naawa ba sila o na ano. Kasi halo-halo na eh.
Hindi ko na tumatakbo sa isip ko nung time yun eh. Alas tataman siguro, dumating sa point na gusto mo na magpakamatay. Ang gaya kaila kuya Bam, kaila kuya Richard. Isa rin ako sa nang ganun.